mga Kastorya, kasama ko ang buong team at nandito na po kami ngayon sa pinakamatandang bahay o mansion dito sa bayan ng Chaong Quezon. Naiyak ako. May nag-aalaga dito na matandang babae. Ito, parang nagsisisi ata ako mga Kastorya, bakit ako nabukama dito. Umigat ko sa balikat parang hindi makasama. Teka lang. Yeah. Biglang lumamig. Ayan o, bukas! Ayan o. Balik dali. Parang may nakatayo na walang hindi. Ayan o, hindi niyo makita. Oh shit. Ayoko na. Ang Doña Concha o Doña Concha Umali Ancestral House ay matatagpuan dito sa Chaong Quezon. Ito ay pagmamay-ari ng mag-asawang Isidro at Juliana Herrera na itinayo noong 1927 kung saan ito ay dinisenyo ng arkitektong si Tomas Mapua. Ang bahay na ito ang pinakamatandang bahay dito sa Chaong Quezon at kaisa-isang bahay na nakasurvive noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga panahong lumipas ay dito nagsimula na pamugaran ito ng mga ligaw at hindi matahimik na kaluluwa. Maraming nagsasabi ang mga nakikitang espiritu ay isa sa mga pamilya na tumira at dito namatay sa mansion na ito noong nakaraang digmaan. Maraming salamat sa team na to, natuloy yung vlog na to dahil I'm sure excited na rin yung mga Kastorya natin dyan, mga followers na mapanood tong vlog na to. Actually, ito yung first time na gagawin namin ganitong klaseng vlog. And ito rin po yung first time na merong magbablog sa mansion na to. So, umpisa na natin. So tara, samahan niyo po kami. Grabe itong bahay na to. Ito yung parang pinakasala. Nung magsasalita na si Jim, ay may ibang tunog na nasagap ang aming kamera. Mga ka-istorya na ulan po sa labas, pero ang inipip sa loob. Kaya nga, no? Iba yung pakaramdam, no? Ewan ko kung doon sa ibang part ng bahay, pero dito pa lang, eh, ewan ko kung sasangayon si ka-istorya. Ayun, pakikuhan mo si Ate. Dito ka, Ate. Dito po. Hindi, isama po kayo. Dito ka, tilapit. Anong sabi mo po, Ate? May sinasabi si Nanay. Pumasok kayo sa gate. Sabi ko, andyan na nga sila. Eh, kinilabutan mo. Grabe. Oh, ayan, so, actually, iba yung walang... Ayun, sa totoo lang po, ayun sa kay Tita, kami po lata yung isa sa malakas ang loob na pumasok kasi kalimitan daw, ka-istorya, kalimitan ay... hanggang sa labas lang. Siguro hindi nila kinaya yung ano na kasi basta ipa. Ayan, no? Tinawa, tinawa, tinawa. Ayan nga, ayan. Tinan nyo, tinawa. Tapos tingnan nyo to, oh, mga Kastorya, oh, nakapansin ko to pagpasok namin. Oh. Ang ganda ng ano, painting po talaga to. Opo, ayan po. Pero ano, yun pinakamatagal na yun. Kanino pong kwarto to? Kay Magloy. Pwede pong... Sa ano to? Iba din yung ka-istorya, iba yung pakiramdam dito. Medyo naiyak ako kasi masyado mabigat. Grabe. Iba-iba, oh. Nako, kung nandito kayo, iba yung pakiramdam niya. Parang malungkot siya. Kita niyo yung mga structure talagang sobrang lumana. Tsaka, hindi siya napaayos. May ano, parang kanina dun sa... bandang sa bandang ano sa bandang doon sa may salas parang may mga nagsasayaw na matatanda. Hindi ko alam kung ano yung sinasayaw nila pero ramdam mo kasi parang iba yung mga ano eh, iba yung sounds. Ewan ko kung may nakakarinig sa inyo. Naramdam mo pa sobrang init tapos tinitigan balahibo ko, bro. Ito, si sobrang nakakabahan ako. Ikaw ano? Ano po, mainit po siya tapos mabigat po sa dibdib. Ikaw, kapatid. Ikaw, bro. Sa akin parang... mabigat ako at parang naiiyak ako na yung kamay. Yun, tama. Actually, ano, agree ako kay ate kasi pagpasok ko dito, ang tindi ng emosyon.
Parang nakakaiyak. O kasi parang kayang ang lungkot. Kasi parang naka-jacket na ako pero kinikilabutan ko. Ayan, okay, tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Ako po ay malakas na loob ko pero nung pinasok ko to ay sa mga sandaling ito ay lumipat na kami ng ibang kwarto dahil hindi na maganda ang aming nararamdaman sa lugar na ito. Oh, pero iba talaga din nararamdaman to. Dito ay naisipan na naming simulan ng paglilibot mula sa basement ng bahay hanggang makarating kami sa pinakataas na palapag. Anong lugar po ito? Ito ay library. Pero ito pong mga libro na to, talagang nandito to. Lagay lang galing bagyo. So yan mga kasulyan, tingnan natin kung ano yung mga nandito paano. Iba pa rin, iba pa rin yung pakaramdam ng pagbaba namin dito. Sobrang ano talaga, kahit na... Ang dami kita nyo. Nag-aalaga po? Nag-aalaga. Ano po ate? May nag-aalaga dito na matandang babae. Parang nagsisisi ata ako mga kasulyan, bakit ako napasama dito. Pero wala, dito na tayo. Diretso na natin to. Ang lamig sa labas. Ang init dito sa loob. Ito, may sinasabi sila mga saraan. Sabi niyo. Lumigat po sa balikat. Parang may nakapasan. Parang may nakapasan. Ako yung hindi na makababa kanina. Diyos ko, kapit na ako sa kanyan kasi parang ewan ko. Hindi ko na. Ewan bro. Iiyak na ako. Anong nabdaman ko po ba natin? Hindi talaga ako sanay sa ganitong content. Nakatakot. May feeling ko? Oo. Ikaw bro. Ang bigat po sa katawan. Lahat kami mga kasore, isa yung nararamdaman namin. Ikaw bro, Jim. Ano? Mabigat kasi kaya medyo umupo muna ako. Medyo ganun po kasi talaga ako pag pumasok at meron. Nakakangalay. Opo. Hmm. Dito kasi dun sa lugar kasi ka-istorya. Kung ewan ko kung mag-a-agree si tita sa akin. Sa pag-uusap namin kanina, sabi ko sa kanya huwag yung sasabihin sa akin yung mga nakikita niya. So pagbaba natin dito kanina, may sumasalubong sa atin. Oo. Kaya may pala sumasalubong yung, ano mo kanina. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, tabi muna. Sabi ko kasi tabi muna. May sumasalubong kanina. Nakilabutan kasi ako sa likod. Parang oh. May... Tapos, medyo... Sumasalubong sa inyo. Oo. Kasi nandun siya eh. Nagkatinginan kami. Sabi ko, teka lang. May sumasalubong. Tapos, yung may-ari na sinasabi, parang babae nga po. Matandang babaeng maputing-maputi ang buhok. Haba na. Parang... Oo, hanggang dito. Hanggang dito yung buhok niya. Tapos, parang sobrang ano niya, sobrang malinis, sobrang organisado. Nung kung sino man siya, hindi ko alam kung siya yung owner. Pero yung asawa niya, parang lagi lang siya nakaupo. Andito po ngayon tayo sa bahagi ng pinaka-ground po, parang ground floor po ito nung ano man siya, tama po ba? Pinakababa. Ito yung underground. So nandito po tayo ngayon. Halos lahat po kami, ang naramdaman namin is mabigat, mainit, kahit malamig sa labas, umuulan. Kaya nga kami mga naka-jacket kasi malamig sa labas. Pero nung pagpasok dito, iba grabe. Iba talaga yung, hindi siya yung mainit na ano, tas mabigat talaga yung pakaramdam natin. So, yan, ikaw bro. May tatlong batang naglalaro. Kanina sumisilip yun doon sa taas, sa isang dalami. Kahit sa taas. Doon sa hagdan. May nagpipicture eh, sumasali. May tatlong batang naglalaro. Tama po ba ako? Tatlo po sila. Grabe mga kastory ha. May nakita itong kasama natin si Kasulyap na tatlong bata. Hindi niya sinasabi. Pero sabi ni tita, parang oo daw meron daw talaga na gano'n. Ayaw pa nila nang may walang ilaw. Kaya hindi ko na binubukay ang ilaw sa buhay. So yun, isa din yung sa reason ka-story kanina. Kaya sabi ko ay tita, huwag niyo pong buksan yung ilaw. Kasi ayaw hindi ma-ano tayo. So yun. Lipat na ulit tayo. Madami pa tayong ikutan sa mansion na ito. Tara. Isa pang napansin ko. Medyo creepy siya. Parang nakadamit sundalo na walang ulo. Parang may dalawa akong nakita kanina. Nakakulay green na... Green ba? O parang... Ano yung ma-brown? Parang camouflage. Oo, parang ganun. Kanina, nung tayo nandun sa bandang yun. Kita ko lang yung ano niya. Kita ko yung balikat niya pero hindi ko makita yung ulo niya. So, pero bro, lumipat na tayo. Tara na. Kasi medyo nahihilo ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi lang ako nahihilo. Tara na. Bro. Lilipat na sana kami ng ibang kwarto. Pero bigla kaming napigilan nung bigla kaming may ibang naramdaman. Teka lang. Biglang lumamig. Ang damig. Grabe. Sobrang damig.
biglang lumamig. Ba't ganun? Grabe. Hindi namin maipaliwanag ang sobrang lamig na aming naramdaman. Posibleng may enerhiya na sumalubong sa amin o dahil lang may bukas na bintana. Ayun o. Teka lang. Assistant. Ayun, wala. Kanina pa yun. Ang init dun sa baba. Pre, ba't mainit na malamig na hindi ko alam? Ewan ko kung nararamdaman ko parang... Yun, napaka-init po dun sa baba. Pero pag akyat po namin dito sa taas, sobrang lamig. Saka bro, kahit sa mga kastorya kanina, kaya sabi ko umakyat na kami. Medyo, hindi ko alam kung ba't ganun ang pakaramdam ko bro. Medyo nahihilo ko kanina dun sa baba talaga. Parang medyo umiikot yung ulo ko sa baba. So tara, so ngayon papunta tayo ngayon sa... Ito pupuntahan natin ngayon ay... tayo sa pataas second tayo. Floor na tayo ng mansion. Paakyat na kami ng second floor ng mansion nang biglang may nakita si Jim. Ano yun? Ano ko yan? Ayan, nahihilo. Ayan, oh. Parang nakatayo na hindi. Oh my God, oh nga, parang... Fuck. Ayan, oh, hindi niyo makita. Nasa labas, nakatingin. Oh, shit. Hindi ako na. So yan, nakaka-istorya. Nandito na tayo sa ikalawang malapad. Nakarating na kami sa second floor nang may pumukaw sa amin na isang kakaibang cabinet. Ah! Ito! Push! May lagusan to, tita? Pero meron po ito. Okay, kasi may ano, dito sila naglalaro. Lumulusot sila dito. Ayan o, bukas o. Ayan o, bukas. May papasukin ko, pwede. Kauna-unahan pong pasok namin sa bahay na to. Hindi ko expected na ganito. Pero mabigat. Pinasok ko yung isa sa isang lagusan, hindi na ako makatagos. Pero eto po. Yan, tapos dito sa may bandang ano po. Sa may bandang likod ko may isa pang lagusan. Ito, yung isa pa siyang lagusan. Dito sa kabana, isang lagusan pa to, papunta doon sa kabilang kwarto, pero sinara na siya. Pero pwede ka pang maka, kung gusto mong magtago, makakapagtago ka talaga, makakasulya. Pero sulya pa niyo po itong isa. Yan, bidyon mo. Yan yun naman. Nandito tayo sa pinaka-attic ng lugar. No, kanina, habang nasa loob si kasulyap natin, no, si Jim, kinukuha na ko sila nung behind the scene ng video. Pakita ko sa inyo. Ito siya, pakita ko sa inyo. Ayan, no. Biglang tumigil, pero dire-diretso yung boses ko. Tapos inulit ko siya, sabi ko baka nasa cellphone ko na si Rao. Pero inulit ko, nung paglabas niya mga kastoryo, dire-diretso na. Dire-diretso na siya bro. Tapos, kaya medyo kinilabutan ako dito, ano, kasulyap, kastorya. May sinabi po si tita, nung nasa loob ka bro, may sinabi siya. Ano sinabi niya po tita kanina? May bumuga sa likod. Meron daw parang... Parang may gumanan doon sa likuran ko kanina, nung habang nasa loob ka. Napatingin po ako, akala ko po siya, si tita lang po eh.
O yun, yung ibig sabihin, may narinig ka rin. Opo, napagayon po ako. Akala niya, sinakala mo si tita, pero hindi. Ang dami mga nangyayaring hindi na maganda. So, ano, last ano na tayo, bro? Siguro. Oo, siguro, gano'n. Medyo iba na yung nararamdaman ko talaga sa kaso mga na-experience natin. Tatapusin na natin ito, ayan. Tara, 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 let's go na, let's go. Tara, tingin ko. Ito yung isa sa pinaka pinaka-challenging na pinaka-challenging kasi isa to sa pinakamatandang istruktura nitong bahay at ito yung pinakahuli natin pupuntahan. Grabe, ganito kahirap yung pag-akyat. Andito tayo ngayon sa pinakataas na nung ano, ng mansion. Dito na kayo lahat, ano tayo? Dito sa part na to. Okay, para kayo. So, ayan mga kastorya, natapos po ang ating pag-vlog dito sa Herrera Mansion. Ano po, medyo may mga hindi po naging magandang nangyari. Pero at least kahit paano natapos namin yung vlog na to. At gusto namin magpasalamat kay Tita Imelda. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Thankful naman ako na safe kami. At salamat din kay Tita Imelda. Patuloy nyo pong suportahan yung mga ginagawa po namin. Lalo na yung mga kapwa ko. Si Kay Historia, si Kabiyahe, ayan po. Patuloy nyo po silang suportahan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At ano, hindi pa to ang huli bro ha. Hindi pa to ang huli. Kaya abangan nyo yung mga kastorya, mga kasulyap. Hindi pa to yung huli namin na mga collaboration. Again, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo and God bless. Bye-bye.